Babae ang ina, lalaki ang ama. Yan ang nakasanayan nating istruktura ng pamilya. Pero mayroon ding mga pamilya na hindi pangkaraniwan. Gaya na lang ng binuuna LGBTQIA+ couple na sina Jeroma at Adrian. Sa simula talaga, parang nagulat sila. Kasi kumbaga kami mga bakla noon, ang pangarap namin maging beauty queen, magparetoke, mga ganon, mag-Japan, ganyan. Tapos sa isang iglap, sa mabilis na mabilis na pagkakataon, parang nag-iba. Mabilis na nahulog ang loob ni Jeroma sa kanyang partner na isa namang lesbian. Mas madalas na ako yung gumagawa ng gawain ng pangnanay. Tapos yung mga pang mabibigat na trabaho, especially mga buwat-buwat, ganyan, pang mga construction sa kanya kasi wala akong alam dun. Hindi lang silang dalawa ang naging mainit sa mata ng ibang tao. Madalas ding tuksohin ang kanilang mga anak, lalo na nung bata pa ang mga ito. Naglalaro, nagkakapikunan. Ang asar na ngayon dun sa isa, ano, papa mo bakla, mama mo tomboy, yung mga ganon, habang naglalaro. Tapos dahil nga nakasanayan na nila, kinausap namin na sabi ko, wala nang masama dun. Umabot sa sakitan kasi nga pinagtatanggol kami. Tapos ano na pala siya, multiple times na pala siya nangyayari. Late na lang din namin na discover. Kaya in-explain lang namin. Sabi ko, kung makikipag-away ka, huwag yung physical. Kasi hindi mo naman kasalanan eh, na hindi ka dapat naaapektuhan dun sa ano, sa sitwasyon na iba kasi, unique kasi yung sitwasyon natin. Napapansin na rin nila na tila may mga anak silang nakakuha ng katangian nila. Yung lalaki naming isa, parang may future. Tapos ginagawa na lang naming katatawanan dito. Tapos inaasar din ng mga ate. Yung isa naman naming babae, yung pangatlong babae, medyo siga din kasi parang eto. Eh, nahayaan naman. Ang usapan kasi namin dun, hala, hayaan natin kung ano't-ano man na, hindi pa naman namin alam kasi mga bata pa, kung ano't-ano man, hayaan natin sila yung mag-explore sa ano nila. May payo naman ang ating eksperto tungkol dito. Kaya pag merong confusion among the roles, doon talaga pati yung domino effect sa mga bata. Kasi who provides who? Who provides which? Pwedeng magdoble sometimes. Lalo na yung mga material things. Pangalawa, yung psychological needs ng bata. Pati yung spiritual needs ng bata. Sino magpo-provide sa kanilang dalawa, no? The more you know and understand your title and job description, the more you can do your job well. Same with within the family. Be a productive member of the society. Dapat kayo mismo mag-asawa, productive kayo. Yung bang may pinakikinabangan yung mundo sa inyo, ako, gusto ko maging friend si Jeroma at si Adrian. Nakakatawa si Adrian tsaka si Jeroma talaga sa mga anak. Tsaka saya-saya ng pamilya nila. Yun yung pagbabasihan mo. Yung parang, ako lang to, ewan ko. Yeah. Pero yung parang secondary, yung kinakalimutan mo yung kanilang gender identity, yung gender preferences. Tao lang na ang sasaya nila na nagmamahalan. Parang yun ang tumatawa.